أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway patuloy ang ating pagsusubaybay sa pag-aaral ng ating programang Aqidah Series. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng tawfiq sa pagmamahal ng pag-aaral, sapagkat ang pag-aaral ay ito lamang ang magiging ilaw natin patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tarikan yaltamisu bihi ilma, sahalallahu bihi tarikan ila janna. Sino man ang tumahak sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang dahilan ay pagsasaliksik sa kaalaman, ito yung ma'rifatullah, ma'rifatuddin, at saka ma'rifatul anbiya, ay papadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daan tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, ang ating paksa ay tinatawag na An-Nadhar li Ghayrillah. Dito yung panata na inaalay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aaralan natin kung ano ang kanyang definition, kung ang nadhar ba ay ito ay uri ng ibada, at kailan ito magiging shirk. Una, ano ang definition ng another? Sa lugha, ito yung ilzam. Ito yung pag-utos, ha, na may kasamang mabigat na utos. Kumbaga, kailangan gawin. Sa syara, ilzamul mukallaf nafsahu ta'atan gaira lazima ta'ziman lil mandur lahu. Ito yung pagsasagawa ng isang Muslim na akil balag, pag-i-exam niya sa kanyang sarili na sa bagay na hindi naman ito wajib, tapos gagawin dahil sa kanyang ginawa ay magiging wajib sa kanya, sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga taa na original naman ay hindi ito wajib, sa kadahilanang ito ay pagdadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya kung meron siyang ibang dinadakila. So ito yung panata, ika nga sa wika natin. An-nadharu ibada. Ang nadhar, ito ay uri ng ibada, na kung saan alam natin na ang lahat ng ibada, anumang uri ng ibada, ay hindi siya pwedeng ialay sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinuman ang mag-alay nito liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na siya ay nakagawa ng shirkun akbar. Ha? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadar. Katangian nila ng mga mananampalataya ay tinataguyon nila yung kanilang mga panata. Wa man nadhara li ghayrillah fala yajuzu lahu al-wafa'u bihi. Sino man ang gumawa ng nadhar, ng panata, sumumpa na gagawin niya yun, na mali inialay niya ito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailanman ay hindi niya pwedeng gawin. Hindi niya pwedeng isa katuparan. Kailan magiging nadhar? Kailan magiging shirk ang nadhar? Magiging shirk ang nadhar kung ito ay inobliga niya ang kanyang sarili sa bagay na hindi naman ito dapat wajib sa kanya, tapos ang inaalay niya, ito ay inaalay niya sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala
sa pagdadakila bilang pagdadakila sa bagay na yun, o di kaya pagiging malapit doon sa bagay na yun. Halimbawa lamang, tulad ng mga taong mayroong mga may mga pinaniniwala ang mga wali na nakakarinig kahit sila man ay patay na, o di kaya mga jin na kaibigan niya, o di kaya kahit sino man na kaniyang kinakaibigan na hindi naman allowed dahil nga ay kabilang sa mga ilmu, mga jin, o di kaya mga syaitan. Tulad ng kanyang pagkasabi, kung ako ay gumaling sa aking karamdaman, ay ako ay kakatay ng kambing para sa taong ito. Tapos sasabihin niya yung namatay na. Iaalay ko ang aking dhabah doon sa awliya na namatay na kung ako ay gagaling. Kung ako ay gagaling. Lalo-lalo na magiging share kung paniniwalaan niya na yung taong yun ay makakapagbigay benepisyo pa sa kanya kung ito ay nakakarinig sa kanyang pananaw. O di kaya, kapag o di kaya yung kanyang pagsabi, kung ako ay manganak, ako ay kakatay ng kambing doon sa libingan ng isang sheikh, o di kaya isa-isang awliya alang-alang sa kanya. So, o di kaya siya ay nagkaroon ng panata na iniaalay niya sa mga ribulto, o di kaya sa araw, o di kaya sa buwan. So, lahat ng mga yan ay mahigit na ipinagbabawas sa Islam sapagkat ito ay shirk. So, mga mahal ko, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ulitin ko, ang panata ay dapat lamang iukol, ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay uri ng ibada. Kung sino man ang nangangako, ay kailangan niya itong tuparin, subalit kailangan ito ay hindi para sa mga nilalang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya inaalay sa mga creation. Dapat ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung ito ay kaniyang gagawin, sasadyain, alam naman niya kung ito ay ipinagbabawal, ito ay nakagawa siya ng shirk, pagtatamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang nadhar ay, ang panata ay ito ay ibada. Halimbawa rin, yung mga halimbawa ng panata, halimbawa kung siya ay mag-a-attend ng board exam, sabi niya, ako ay nangangako na kung ako ay papasa ng board exam, ako ay magpapakain ng 10 tao. Ha? Alang-alang sa aking iniaalay ko sa aking mga kaibigan na jin, na mayroon siyang pinaniniwalang kaibigan yung jin na tutulong sa kanya, halimbawa sa kaniyang pag-a-attend na ito. So, yan ay maliwanag na shirk. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ho ang pag-aaral ng akida sapagkat ito ang kauna-unahang kaalaman na wajib na dapat nating matutunan bago ang lahat. Tulad ng ating naipaliwanag dati na ang nangunguna sa lahat ng kaalaman ay kaalaman sa akida, kaalaman sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod, ni Sheikh Ali Aku Yusuf, at humihiling sa inyo ng pasensya kung meron akong nasabi na nakakasakit sa inyong damdamin. Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga pagkukulang sa kanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.